yun. Ito mga tips na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon. Okay. Okay. Pag-uusapan. Good afternoon guys. Welcome muli sa Noah's Garage. So short video muna tayo guys. Papaliwanag ko sa inyo kung paano gumagana ang ating radiator sa ating sasakyan. At mamaya, subukan natin buksan yan para makita nyo yung internal parts ng radiator. Okay, so ito yung radiator natin from our Montero Sport, yung pinalitan natin. So ito yung ating stock na radiator. So makita nyo, ito ay pang automatic transmission radiator, okay? Kasi meron siyang transmission cooler, okay? So ano ba yung mga parts na dapat nyo malaman sa inyong radiator? So kadalasan ng radiator, meron siyang top tsaka bottom tank. Pagdating dito sa Montero, ang tank niya ay nasa gilid. Sa dalawang gilid, ito. Yan. Tsaka ito. Kadalasan, yung ibang radiator, top yan, tsaka bottom. Okay? So, ang tawag doon, top tank, bottom tank. Pero dito sa ating radiator sa Montero, nasa gilid siya. Okay? So, yung coolant na nasa engine, kapag start ninyo ng engine, yung coolant na nasa engine ninyo ay marireach niya yung temperature, no? Iinit siya. So, pag na-reach na yung operating temperature, yung thermostat nyo ay bubukas. Okay? So, meron akong video nyan kung paano nag-work yung thermostat. Panoorin nyo na lang. Halagay ko sa description at sa ating cards. Pag bumukas yun, yung coolant ay lalabas mula sa engine, papunta ngayon sa inyong radiator. So, sa radiator na ito, ang inlet from the engine ay ito. No? Yan. Nasa baba. So, pupunta dyan yung coolant, papasok dito, pupunuin niya ito. So, magkakaroon ng pressure dyan. Pagkatapos, yung coolant, papunta sa kabila. Okay, papunta sa kabila. Yung mga fins na yan, yung makikita ninyo, yung mga fins na yan, yan yung magpapalamig sa coolant, yung sa mainit na coolant. So, ibig sabihin, dito ay hot side. Pagdating dito ng coolant ay cold side na. So, malamig na siya. So, nagpalamig dyan ay hangin, no? Air ang nagpalamig dyan. So, ibig sabihin, air to liquid. So, habang nagpapas yung coolant, papunta dun sa kabila, lumalamig siya, pinalalamig siya ng mga fins na yan. Kaya kapag yung mga tubings dyan ay butas o clog, mag-overheat ang inyong engine. Kasi hindi nakakadaan, hindi nakadaloy ng husto yung inyong coolant. So, kung butas, may leak, ganun din, mag-overheat din. Kasi mauubusan ng coolant ang inyong sasakyan. Okay, pagdating dito sa kabila, pagka malamig na, may pressure pa rin dyan, dito yung outlet to the engine naman. Ito, papunta naman dun sa inyong engine block. Yan. Pagka yung pressure na yun ay sobra-sobra, lumalabas minsan yung coolant dito sa ating hose ng reservoir tank. Yan. So, overflow tank. Pumupunta dyan yung sobra-sobrang coolant. Kaya minsan nakikita nyo yung coolant reservoir ninyo minsan tumataas, minsan bumababa. Dahil yun sa pressure dito sa radiator. Kapag sobrang init niya, babalik siya dyan sa inyong overflow tank. Pero kadalasan, bumabalik na iyon sa engine. Okay, yung coolant ninyo. I-repeat niya lang yung process. Kapag malamig na yung coolant, babalik sa engine. Tapos yung thermostat nyo ay naka-close na ulit. Pagka mainit na ulit yung coolant, bubukas na ulit yung thermostat. Babalik na ulit dito sa inyong inlet. No? Punta dito sa radiator. Okay? So nakita nyo, meron ding inlet ng term transmission na fluid natin at meron ding outlet. No? So ito tinatawag na feed line mula transmission papunta sa radiator. So pinalalamig din ng radiator ninyo yung inyong transmission fluid. So pupunta dyan yung transmission fluid. Kapag nagsishift kayo, punta dyan, pupunuin niya ito, itong right side na tank ninyo. Tapos, lalabas naman dito sa return line na tinatawag papunta sa transmission ninyo. So, ibig sabihin, pagdating dito, malamig na yung transmission fluid ninyo. Kaya, mamaya titignan natin kung ano yung tsura ng transmission cooler na internal dito sa radiator. Okay, so dyan, ganyan ang nag-work ang radiator. So, napaka-importante guys na meron kayong functioning na radiator para hindi kayo mag-overheat sa daan.
So, paano nyo gagawin yun? So, kailangan i-maintain nyo ng mabuti ang inyong coolant. So, lagi ninyo siyang titignan, i-check. Minsan, kapag iba na ang kulay ng coolant ninyo, may mga nareceive akong comment sa inyo na iba na ang kulay ng coolant ko, anong gagawin ko? Bakit naging ganun? Ibig sabihin, used up na yung coolant na yun, baka hindi na gumana yung cooling capacity o yung cooling effect ng coolant ninyo. Kasi ang coolant natin, mostly made up of ethylene glycol yan. So, over time, kapag over the years ng paggamit ng inyong sasakyan, nawawala din yung epekto nun. Kukuro din yung mga sa component ng radiator ninyo at ng engine block ninyo. So, kailangan nyo siyang palitan para hindi siya mag-develop ng corrosion at mag-lead sa kalawang. Okay? So, maintenance lang para hindi masira ang inyong radiator. Ako kasi, napabayaan ko ito. So, 6 years ko ng 5 or 6 years ko, hindi ko ginalaw yung coolant, hindi ko pinapansin kasi alam ko naman na hindi siya gamit. Yung pala, dapat ay i-maintain pa rin natin siya. Okay, so yun yung function ng ating radiator. So, napakaganda. Lagi siyang i-check para maiwasan ng overheating ng sasakyan. Maabirya kayo. Okay, so buksan natin para makita nyo yung loob. At ito, hatiin din natin para makita ninyo yung mga tubings niya, no? Yung core niya. Okay? Guys, so ito na yung ating radiator. Iniwan na natin siya. Biniyak na natin siya. So, makita nyo, ito yung mga core niya, no? Pakita ko sa inyo. Ayan. So, nakita nyo yung mga maliliit na butas na yan. Diyan pumapasok yung coolant. Okay? So, yung fins niya, ito, yan yung nagpapalamig diyan. Kaya kailangan niya ng air. Kaya kapag barado yan, na kahit na maliit na particle lang, mag-overheat ang inyong engine kasi hindi magsi-circulate yung coolant. Nakita nyo kung gaano kanipis yan. So, yan yung nililinis kapag nagpapa-overhaul kayo ng radiator. Kinikis-kis yan eh. Napasukan ng aparato sa loob para matanggal yung bara. So, ito yung itsura niya sa loob. Ayan. Ayan. So, nakita nyo yung mga maliliit na butas. So, dyan dumadaan yung coolant, guys, no? So, may gasket yan. Ito. Tanggal na. Hirap baklasin din, eh. Ayan. So, ito yung tank. Ayan. So, makita nyo, ito lang yung ano niya. Yung transmission cooler niya. Pakaiksi, ano? Ang liit niya. Isang 12 inches lang ata ito. So, papasok dito. Feed line. Babalik dito. Exit dyan, punta sa transmission ulit. Yan lang siya. So, yung iba, yung mga mahilig mag-trail, mahilig mag-bumiyahin ng malayo, magkakabit sila ng transmission cooler extra. O yung iba, binabypass na talaga ito. Kasi nga, ang liit lang yun. Yan lang yung transmission cooler niya. So, gumagamit sila ng air to liquid na transmission cooler. Okay, so abangan nyo yun. Gagawa rin tayo nun. Magkakabit din tayo nun sa ating Montero Sport. Okay, so yan ang components ng radiator. Okay, so ingatan nyo yung radiator nyo. Kung bad ang radiator nyo, sigurado na magkakaabirya kayo sa daan. No? Mag-overheat ang inyong makina. Okay, so sana na gusto nyo yung video na ito. Kasi yun, i-like ito at mag-subscribe kayo, guys. Okay, maraming salamat at sa ulitin.